Yan po mga guys, ito na po yung kasunod ng ating pagbuo ng ating makina sa ating Chevrolet Spark. Ito po yung ating engine block, nilinis po na natin siya at nilubricate po natin, nilagyan po natin ng, kung mapapansin nyo po, nilagyan natin ng langis sa kanyang piston sa ibabaw para malubricate po yung kanyang piston ring para bumuka po yun pagka siya po ay under na. Pero tatanggalin din po natin yan, pupunasan po natin. Lilinisin po natin yan pagka kakabit na po natin yung kanyang cylinder head. Yan po. Bali, ang mga parts po natin, ito na po yung ating mga parts. Yung ating pong cylinder head ay nilinis na rin po natin. Bali, ang titignan po natin pag naglinis po tayo, yung kanya pong oil gallery dito sa kanyang one-way valve para sa lubrication ng kanyang camshaft. Ito po yung kanyang camshaft. Yan po. Kasi po, pag nabarahan po yon, hindi po aakyat yung langis at hindi po malulubricate yung ating camshaft. Kaya may posibilidad po na mabarahan po yon. Kaya iningatan po natin yan. Kasi maliit lang po yung butas niyan, yung kanyang one-way valve, para po sa lubrication ng ating camshaft po. Yan po. Ito po yung ating cylinder head gasket na bago. Yan po. Ito po yung ating camshaft. Yan. ANB po yan. Ito yung kanyang camshaft pacer. Yan. Ito po yung ating crankshaft oil seal sa likod. Ito naman po yung ating crankshaft oil seal sa harapan. Yan po. Ito po yung ating cylinder head bolt. Yan. Ito po yung ating tornilyo sa camshaft cup. Yan po. Malinis na po yan lahat. Ito po yung ating silicone na ating gagamitin. Ito po yung ating spark plug. Bali, apat po yan. Yan po, ito po yung ating camshaft cup. Yan po, sa ANB. Tapos ito po yung sa ating exhaust. Sa ating camshaft cup po, sa exhaust. At ito naman po yung sa intake. Yan po, bali, may number po yan. 1, 2, 3, 4, 5, gano'n. Kaya hindi po kayo malilito dyan, mga guys. Yan, ito naman po yung ating rocker arm. Yan, mga rocker arm po natin yan. Ito naman po yung ating valve lifter. Yan po. Bali, ito rin po yung luma ngayon. Bali, babalik po natin yung luma, mga guys. Kasi okay pa naman ito. Yan. Ang naging problema lang kasi ng makina na to, bali, nagkaroon ng taga sa kanyang cylinder head gasket. Yan po. Ito naman po yung ating bagong thermostat valve. Yan, assembly po yan, bago. At ito naman po yung ating cylinder head block guide. Yan po, dalawa po yan para hindi po lumihis yung ating pagsisiting pagka nilagay po natin yung ating cylinder head. Yan po. Ito naman po yung ating timing chain guide. Yan po. Dalawa po yan, ANB rin po yan, kaya hindi po kayo malilito dyan. Yan po, timing chain guide. At ito naman po yung ating bagong water pump. Yan, with gasket. Yan po. Ito po yung ating tensioner sa ating timing chain. With gasket din po yan. Yan po. Bago rin po yan. At ito yung ating timing chain guide sa taas. Yan. Hindi naman po sirain yan, kaya hindi na po natin pinalitan. At ito po yung ating valve cover gasket. Yan po, sa taas po yan, valve cover gasket. Para dito po, sa ating valve cover gasket. Ito naman po yung ating drive belt tensioner. Yan po, bago rin po. At ito po yung ating oil fan. Yan po, oil fan. Bali, nilinis na po natin yan. Saka yung ating timing chain cover. Yan po. Bali, sunod-sunod po yan nating bubuoyin at ikakabit. Abangan nyo po itong aking video at patuloy nyo pong panoorin para magkaroon po kayo ng idea at pasundan din nyo po kung paano po bubuoyin itong makina na ganito sa ating Chevrolet Spark. Yan po. Bali, ito po yung ating timing chain. Yung ating timing chain po, papakita ko po sa inyo pagka kakabit na po natin kasi mayroon po itong timing.
Yan. Kung makikita nyo po yung kanyang kulay, yan, kulay black yung isa. Tapos yung isa po sa ating camshaft ay kulay gold. Yan, dalawa po yan. Yan, kulay gold po yan. Dalawa, dito sa ating crankshaft, isa, kulay itim. Yan po mga guys. Patuloy niya lang pong panoorin itong aking mga video para magkaroon po kayo ng idea sa pag-assemble o pag-overhaul po ng makina. Yan po. Yan, bali bakbakan na po yan. Yan po. Pagkatapos po nating mabuo itong makina na to, bali kakabit na po natin dito. Binaba ko po siya kasi para maluwag yung ating paggawa. Yan po. Ito po yung kanyang transmission. Ito yung ating engine block mga guys. Bali nilinis na natin siya. Kasi ang naging problema na itong sasakyan na ito, itong makina na ito, bali ang naging problema niya ay nag-overheat. Nagkaroon ng leaking yung kanyang cylinder head gasket. Kaya bali naghalo yung kanyang langis saka yung kanyang tubig dahil nasira na yung kanyang cylinder head gasket. Ito po yung ating mga valve lifter na dating luma sa ating Chevrolet Spark. Bali, ito po, binabad po natin sa langis para po magkaroon ng lubrication at magkaroon ng flay yung ating valve lifter para po hindi siya mag-stack up. Ngayon po, bali, inisa-isa po natin siya na ipipress po dito sa ating bench vise para po siya ay malubricate at magkaroon ng flay bago po natin siya ikabit dun sa ating makina. Kung mapapansin nyo po, yan po, matigas siya. Yan po, matigas. Kaya bali, isa-isahin po natin siya na ipipress dito sa ating bench vise para magkaroon po ng play. Bago po natin ikabit sa ating camshaft para hindi po siya mag-stack up. Kasi po, pag matigas po ito, bali, may posibilidad po na tatalon yung ating timing sa ating timing chain. Kaya po, kailangan po magkaroon ng play sa loob para malubricate. Yan po. Bali, panoorin nyo po kung paano po siya i-press dito sa bench vise para magkaroon po kayo ng idea kung paano po ang sunod-sunod at step by step na ginagawa natin sa pagbuo ng makina. Yan po, lalagay na po natin. Yan po, kung mapapansin nyo po, yan po, nagkaroon na po siya ng play. Yan. Bali, 16 pieces po lahat ito na kanyang hydraulic valve lifter. Yan po. Bali, lahat po yan, ipipress po natin dito sa ating bench vise. Yan. Kung mapapansin nyo po, nagkaroon na po siya ng play. Pagsalpak po natin sa makina po ito, pagkabit po natin, bali automatic na po na mag-seating po dun sa ating camshaft pagka umikot na po yung ating makina. Yan po, kaya kailangan lang po natin na magkaroon ng play para hindi po siya mag-stack up dun sa pagkakabit po natin, pag-assemble ng makina. Yan po. Yan, bali binabad na po natin sa langis kasi po nai-press na po natin lahat yan. Bali 16 pieces po yan. Ito mga guys, patuloy nyo lang po panoorin yung aking video para sa step by step na pag-assemble po ng ating ginagawang makina. Ito po yung mga piyesa niya na ating tinanggal. Ayan po. Baba po natin yung makina para maluwag po yung ating paggawa.
mas madali po kasing gumawa pagka nakababa po yung makina sa ating pagkapalit ng cylinder head gasket para ma-timing natin na maayos. At yung mga rocker arm niya po pala, bali binabad din po natin siya sa langis. Yung kanyang rocker arm at yung ating valve lifter. Po. Tapos pagka ikakabit po natin yan, isa-isa po, bali lalangisan po natin yung mga ano ng camshaft, ganun, saka yung mga sa bearing-bearing niya, lalangisan po natin yan, saka yung mga cap po, para po magkaroon ng lubrication pagka inaassemble po natin. Ah, ito po guys, ilalagay na natin itong cylinder head gasket. Bali itong cylinder head gasket niya, hindi naman pwedeng magkabaliktad to kasi may position talaga ito na ito yung top niya, saka ito naman yung kanyang down. Kaya hindi pwedeng magkabaliktad ito mga guys. Yan po. Yan po, sinalpak po na natin itong ating bagong cylinder head gasket. Pero bago natin isalpak mga guys, titignan natin itong kanyang mga gasket tulad dito sa kanyang pinaka-o-ring dito sa oil pump. Dito. Kailangan maayos yung ano niyan kasi yung ibang piyesa kasi may mga depekto eh. Kaya kailangan natin ma-check yan bago natin ilapat yung cylinder head natin. Yan, pinatong na po natin ating cylinder head. Yan po, nilagyan natin ng konting langis yung kanyang cylinder head bolt. Yan, nilalagay po natin yung ating mga cylinder head bolt. Bali, yung pinaka ulo po ng ating cylinder head bolt is a GIS 10mm na allen key po ang ating gagamitin dyan para sa paghigpit. Po, bali pinapakapit pa lang muna natin yung mga cylinder head bolt niya dahan-dahan. Bali nag-upis up tayo sa gitna, tapos bali pa-cross po ang ano niyan, ang isa-isa na paghigpit natin. Pagkatapos po niyan, gagamitan po natin ng torque wrench yung sa ating cylinder head bolt. Ito po mga guys, yung gagamitin nating torque wrench sa ating cylinder head. Paghigpit na cylinder head bolt. Yan po, ito pong ating torque wrench ay ang pangalan niyang brand is Motor. Ngayon, nag-uumpisa po siya sa 60 by 300 Newton meter. Yan po. Yan, kung makikita niyo po yan. Dito po sa kanyang pinaka-gauge dito sa handle. Yan po. Bali, uumpisahan po natin higpitan siya ng 60 Newton meter kasi yun po yung pinaka lowest ano nito, itong ating torque wrench kasi medyo mahaba itong ating gamit na torque wrench. Yan po. Pero bali, gagamitan na rin natin siya ng 5x5 kasi ang ano nito, 60, 65, ganun yung pag-grading dito sa ating gamit na torque wrench. Yan. Yan po, ito po ang ating cylinder head. Bali, ang paghigpit po dito sa ating cylinder head, yung ating pong procedure na ginagawa, na malimit nating ginagawa at sa ganun din sa mga ibang nag-overhaul. Bali, uunahin po natin itong gitna. Yan. Tapos pwede rin dito, kasunod. Tapos dito. Tapos dito. Tapos saka dito sa kabilang dulo. Yan. Pero yung iba po ay cross. Bali mauna yung gitna, tapos cross siya na ganun. Pwede rin. Halos parehas lang po ang procedure nun. Yan po, umpisan na po natin. Yan po, para maganda yung lapat ng ating cylinder head, kaya uunahin po natin dito sa ating gitna na cylinder head bolt po para maganda yung lapat ng ating cylinder head gasket at saka yung ating cylinder head para hindi po siya mabibend pagka naghigpit po tayo. Yan po, bali pinalitan din natin ng isang water jacket yung kanyang plug kasi po may kunting marking ng leaks, kaya pinalitan na po natin habang nandito pa siya sa labas yung ating makina kasi pag sinalpak na po natin doon sa loob mahirapan po tayo magpalit. Yan po yung pinalitan natin ng water jacket, yung isa po dito sa may exhaust side banda.
Yan. Ito yung dati at yung isa dinalatan po natin. Yan po, naghihigpit po tayo ng cylinder head. Yung unang adjust po natin sa ating torque range ay 60 Newton meter po. Yan. Dahan-dahan po ang ating paghigpit. Yan po, kung maririnig nyo po yung ating torque range is pagka tumunog na po, tama na po yun sa 60 Newton meter. Saka po natin na uulitin ng 90 degrees mamaya sa finalize po natin paghigpit. Ayan po, yung unang higpit po natin is 60 Newton meter. Ngayon, uulitin po natin siya ng dahan-dahan. Bali, in-adjust po natin yung ating torque range ng 70 Newton meter. Ayan po. Dahan-dahan lang po kasi po itong engine block nito ay aluminum at yung kanyang cylinder head ay aluminum din po. Hindi po katulad ng ibang makina na ang kanya cylinder head block kaya bakal po. Ito po aluminum. Yan. Yan po. Aluminum po siya. Kaya dahan-dahan lang po ang ating paghigpit sa cylinder head niya. Yan po mga guys, bali ito na po yung talagang pinaka-finalize step natin sa ating paghigpit sa cylinder head. Bali, in-adjust na po natin siya ng 95 Newton meter. Pag sa foot pounds naman po ay halos 70 foot pounds na siya. Ito na po talaga yung final natin na paghigpit sa ating cylinder head. Yan. Dito sa ating cylinder head na yan. Yan po, bali ang ginawa po natin, uunahin po natin dito sa gitna sa finalize po. Saka bali cross, ganoon. Doon, dito. Tapos dito, doon. Tapos dito. Saka dito. Tapos dito. Saka dito po. Yan. Pagkatapos po nun, sunod-sunod rin na po natin para wala po tayong makalimutan na tornilyo sa finalize po ng paghigpit. Yan po. Yan po mga guys, natapos na natin yung dito sa ating cylinder head. Bali, pinanalyze natin ng 95 Newton meter. Yan, okay na po siya. Ayos na ayos po. Yan mga guys, ito papakita ko sa inyo itong ilalim ng ating makina. Ito po yung kanyang oil pump. Papunta po sa taas yan, yung kanyang pressure pagpapump po ng kanyang oil pump. Bali, kaya kailangan po natin ma-check yung ating oil pump kung gumagana po o hindi. Ngayon po, ito po yung kinakabitan ng oil filter. Yan po. Bali, pagka nag-pump po yung ating oil pump, bali, aakyat po dito yan. Ito po yung mga daanan niya. Oh. Yung, ano yan, kung makikita nyo yan. Yung sa kanyang oil gallery, papunta dito sa kanyang one-way valve na ito, tutumbutas na to. One-way valve po yan. Para po sa oil gallery dito sa kanyang camshaft piecer dito sa harapan. Paglagay po natin ng camshaft. Yan po. Para sa lubrication po ng ating camshaft. Tapos yung sa dito sa kabila naman po, kasi ENB po yung ating camshaft po. Dito sa kabila naman, ito naman, galing dun sa ating oil pump, papunta dito sa kabila, dito sa likod. Dito naman yung, kung mapapansin nyo mga guys,
yan ito yung may ambok na yan, yan yung dinadaanan natin ng ating langis sa makina. Tapos ito yung ating oil sender. Yan po, pakyat po dito sa taas. Yan, kung makikita nyo yan. Kaya napaka-importante po yung kanyang mga oil gallery. Yan po, kung makikita nyo po yung butas na yan, maliliit lang po yung butas niyan. Kaya pag naglilinis po tayo ng cylinder head, kailangan po maingat po tayo na hindi mabarahan yung mga yan. Kasi yan po yung lubrication ng ating camshaft. Tapos papunta po dun sa ating mga valve lifter dito po. Yan po yung mga lagayan ng ating valve lifter para sa lubrication ng ating langis. Yan. Yan po mga guys, dahan-dahan na po natin nabubuo itong ating pinalitan ng cylinder head gasket. Yan po, maglalagay na po tayo ng ating hydraulic valve lifter dito po sa kanyang lagayan dito sa cylinder head. Kung mapapansin nyo po mga guys, kasi binabad natin kanina ng langis ito, yan, may play siya ng konti para sa adjustment po yan pagka inilagay na po natin yung kanyang camshaft. Kung makikita nyo po itong butas na ito, yan, kailangan po tatapat po siya dun sa pinakabutas niya po dito sa kanyang oil gallery, dito sa linya niya po. Bali, palabas po yan. Pagka nakaharap po tayo sa makina, bali, right side po, yan, yung kanyang butas. Kailangan ilagay natin sa tamang linya po. Yan. Yan po. Para po yung dadaanan ng langis ay maayos po dun sa kanyang pag-lubricate. Yan, para hindi po mabarahan yung ating valve lifter, kasi importante po yan. Yan po. At dito naman po sa kabila, kung mapapansin nyo po, pag ganun, palabas din po yung ating paglagay kasi nandun po nakalinya yung kanyang pinakabutas sa dadaanan po ng langis. Yan po. Yan. Ito po kanina ay prinis po natin sa bench vise para magkaroon po siya ng gap sa pag-adjust po ng kanyang rocker arm para hindi po tumalon yung ating rocker arm ruler. Yan po. Yan. Ganun lang po. Bali, ilalagay na po natin yan ng sunod-sunod. Yan po mga guys. Ang sinunod po natin nilagay ay yung kanyang rocker arm ruler. Yan po. Bali, hindi po pwede magkabaliktad po ito. Kasi ito pong bilog ay dun po tatama sa ating valve lifter po dito. At yung medyo flat naman po dun sa ating balbula. Kailangan po yan magandang pagkalagay sa tamang lugar talaga. Yan, para maayos po siya. Tapos pagka nailagay na po natin lahat, kailangan ma-double check po natin yung paglalagay. Yan po. Kailangan maayos po yung ating paglalagay dyan. Huwag po nating madaliin. Kasi po, internal farts na po yan. Maselan po yan pagka yung ating papandarin para po iwas tayo sa back job. Yan po. Dahan-dahan na natin nabubuo yung ating makina. Bali, subscribe mo na yung aking YouTube channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. At pindutin yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod pang mga video na i-upload. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako sa inyo sa patuloy nyong panunod ng aking mga videos. Yan po, bali, nilagay na po natin yung ating camshaft. Yan, dito sa exhaust saka sa intake. Yan po, hindi po pwedeng magkabaliktad po yan mga guys. Kasi bali magkaiba po siya. Saka dito sa kanyang sa kinakabitan ng pump dito sa kanyang exhaust, dito sa vacuum pump ng ating brake booster, yan po. Ito po sa para sa exhaust at ito naman po yung para sa intake. Bali ang paglagay po nito, kailangan po sa komportable siya na lapat para paglagay po natin ng cap ay hindi po siya mabali kasi marami na pong nangyayari na nababali po yung camshaft pagka hinigpitan po ng basta-basta at hindi po lapat yung kanyang camshaft. Yan po, kailangan po pre-wheel siya, yung komportable ba bago natin ilagay yung kap at higpitan. Yan, sa ating camshaft. Yan po. Yan po, bago natin ilagay yung mangkap ng kanyang camshaft,
ay lalagyan po natin ng kunting mga langis yan para po may lubrication siya pag higpit natin. Bali, ito po yung mga dadaanan ng kanyang langis sa kanyang camshaft sa oil gallery po. Yan. Para sa kanyang mga cup, para hindi po siya mag-stack up. Yan po. Yan, saka dito sa kanyang facer, dito sa exhaust na camshaft. Yan po. Nakunting langis po yan. Para pampaduras doon sa kanyang camshaft. Bago natin lagay yung cup. Yan po, yung paglagay po natin ng camshaft cup, bali hindi po magkakabaliktad yan kasi mayroon po yung number. Yan, sa intake po, mayroon po kayo makikita na number 1, tapos I, letter I. Ganon din po dito sa exhaust, number 1, letter E. Ganon po, hanggang sa number 5 po yan. Kaya hindi po pwedeng magkapaliktad po yan mga guys. Yan po. Tapos pagkalagay po natin ng mga tornilyo niya, ang unang higpit po dyan, sa gitna rin po tayo mag-umpisa. Dahan-dahan po, gano'n. Para makita po natin yung seating ng kanyang rocker arm kung nakaayos ba siya bago natin higpitan. Bali, dahan-dahan natin palalapatin po yung kanyang cup dito sa camshaft. Ayan po mga guys, nahigpitan na natin yung kanyang camshaft cup. Yan, nahigpitan na natin yung kanyang camshaft cup. Ngayon, ang susunod natin gagawin ngayon ay i-double check natin kung okay ba yung kanyang kanyang mga lapat dun sa kanyang rocker arm, saka dito sa kanyang camshaft. Baka mamaya hindi pa siya lapat o may posibilidad kasi na tatabing pagka yung tinakpan natin kagad, hindi natin dinouble check. Kaya kailangan natin mga guys ay double check natin. Bali, itong kanyang crankshaft ay papaikutin natin na konti, ibababa natin. Kung napapansin nyo itong kanyang dowels yan, kailangan nasa baba yan mga guys. Yan po. Yan, double check natin itong kanyang camshaft. Ikutin natin siya. Yan mga guys, kung napapansin nyo, yan. Para lumapat ng maayos yung kanyang camshaft dun sa kanyang rocker arm. Yan o, bali okay naman yung kanyang pag-ikot. Yan. Yan. Dun naman tayo sa kabila. Bali, ayos naman dito sa kanyang exhaust. Yung kanyang lapat doon sa kanyang rocker arm. Yan. Dito naman po tayo sa gawing intake. Ganun din po, ikutin po natin. Yan po, kung napapansin nyo po, ayos na ayos po yung kanyang lapat. Yan, kung makikita nyo po, ayos naman po yung lapat ng kanyang mga rocker arm sa camshaft po. Yan o. Ito yung kanyang mga rocker arm o. Yan. Ngayon po, bali, kung mapapansin nyo po yung kanyang cam lobe, yung ating intake po, saka yung ating exhaust sa cam lobe, magkaharap po yan. At sa atin naman pong
number 4. Yan po, kung makikita nyo po, magkatalikod po yung kanyang kamlog sa exhaust, saka dito sa kanyang intake. Magkatalikod po yan. Bali, ang running mid po nito is 1342. Yan po. Yan, kung makikita nyo itong kanyang marking dito sa kanyang pacer. Yan, sa intake, nakataas po siya. At ganoon din po dito sa exhaust. Yan po. Na itong kanyang dowels, yan po, yung kanyang dowels, kailangan nakataas po yan dito. Yan po, ibabalik po natin sa pag-ikot kasi iniikot natin kanina eh. Yan po mga guys, nakataas na po yung kanyang pinaka-dowels dito sa kanyang ano, marking. Kung makikita nyo dito sa marking niya, dito sa kanyang block. Yan o. Oh. Yan. Kailangan magkatapat po yan. Tapos bago natin ilagay yung ano, ang susunod natin ilagay yung chin guide dito, kabilaan. Saka yung ating tensioner dito. Yan. Saka po natin lalagay yung ating timing chain. Yan po. Ito na po mga guys, yung ating timing chain timing sa ating makina na pinalitan ng cylinder head gasket. Papakita ko sa inyo. Ito mga guys, dito sa kanyang crankshaft gear, bali yung kanyang marking na dot, bali nilagyan ko siya ng white ink, yung kanyang marking para mas lalo nating makita. Yan, dito sa crankshaft gear. Tapos pagdating naman dito sa kanyang camshaft, ganun din, nilagyan din natin ng marking white ink para mas lalo nating makita mga guys yung kanyang timing para hindi tayo malihis dun sa kanyang marking talaga. Yan. Kung makikita nyo, itong kanyang timing chain ay iba yung kulay ng kanyang marking, bali kulay black siya dito sa camshaft. Yan o. Tapos pagdating naman dun sa ating crankshaft gear, bali ganun din, kulay black din yung kanyang timing chain doon. Yan po, bali yan po yung kanyang timing para sa ating makina na to, yung ating pelatan na cylinder head gasket. Tapos kung mapapansin nyo mga guys, itong kanyang cam lobe sa intake at saka sa exhaust ay magkaharap yung kanyang cam lobe. Yan, makikita nyo dyan. Ito yung kanyang cam lobe. Magkaharap yan. Ibig sabihin yan, yan yung talagang timing niya, naka number 1 yan. Tapos makikita natin dito naman sa number 4, sa kanyang piston number 4, sa kanyang camshaft, magkatalikod naman yung kanyang cam lobe. Yan, oh. Sa intake saka sa exhaust, bali magkatalikod siya. Yan po. Yan. Bago natin ilagay yung paglagay natin ng kanyang ano, timing chain guide. Yan. Inuna natin dito sa gawing right side pag nakaharap kayo dito sa makina. Tapos nilagay din natin dito sa kanyang left side naman. Dito sa kanyang tensioner, yan. Tapos saka natin na tinignan yung kanyang marking para sigurado tayo na bago natin na higpitan, bago natin na i-double check na hugutin yung lock ng ating tensioner dito kasi may lock ito eh. Yan. Kailangan sigurado yung ating timing bago natin bitawan yung ating ano, timing chain. Yan mga guys. Bali ito ngayon, pagkatapos nating na-timing, iikutin natin yung makina para sigurado tayo kung walang tukod yung ating piston dun sa ating balbula. Iniikot natin kanina. Kaya yan, ayos na siya. Unti-unti na nating nabubuo. At pagkabuo nito ay sasalpak na sa kanyang body. Sa may transmission. Yan. Yan po. Patuloy nyo lang kung panoorin itong aking video para masundan nyo yung sunod-sunod at step by step na pag-timing ng makina.
Ganun po. Halos pare-pares lang po yung pagta-timing ng mga makina pagka kayo po ay nag-engine overhaul. Makikita nyo naman po yung mga marking noon pagka kayo po ay gumawa ng engine overhauling. Ito po, inilagay na po natin yung bago nating valve cover gasket. Yan po. Yan. Kailangan maayos po yung pagkalagay niyan. Tapos kung makikita nyo po itong, mapapansin nyo po itong corner ng kanyang valve cover, kailangan po yan may mga silicone po na ilalagay natin yan dito sa kanyang corner. Kasi po kahit bago po yung ating gasket, kailangan po malagyan yan, yan po, para hindi po tumagas yung ating langis pagka umaandar na po yung ating makina. Yan, kailangan may mga silicone gasket po yan. Kunti lang po yung ilalagay dyan. Yan, sa kanyang corner po. Yan, nilalagyan po yan. Importante po yung malagyan yan. Yan po, dito po sa kanyang mga dugtungan dito, sa ating cylinder head. Kailangan may silicone po yan para hindi po mag-leak yung ating engine oil pagka umaandar na po yung makina. Yan po, bali tatakpan na po natin siya. Sigurado na po lahat yung ating mga tornilyo na mahigpit at nakatork po yan. Yan po, ito, natakpan na natin dito sa harapan yung kanyang timing chain cover. At lahat po ng mga oil seal ay bago po yan sa ating crankshaft oil seal sa front at saka sa likod. Yan po, tuloy-tuloy lang po yung panonood nyo ng aking videos at para magkaroon po kayo ng idea at kung paano po siya gawin. Ito po, ilalagay na natin yung kanyang oil fan. Tatakpan na natin itong kanyang ilalim. Yan. Ito po yung kanyang oil fan. Ito pong ating sensor dito sa kanyang oil fan. Huwag po natin kalimutang ikabit po ito. Kasi importante po ito para ito po kasi yung panditik na ng kanyang oil pressure pagka umaandar na po yung ating makina. Yan po, dito po yung nakasuot yun. Yan po, dito sa ating oil pump para po sa kanyang pressure yung kanyang sending unit na yon, yung kanyang connector dito. Huwag po natin kalimutan yun dahil napaka-importante po yan. Yan po yung buhay ng ating makina, yung langis. Yan po. Yan po, nakompleto na natin itong makina ng Chevrolet Spark. Isasalpak na po natin sa kanyang body para mapandar na po natin at matesting na pagka may kabit po natin lahat. Yan, nakompleto na po natin. Kinakabit na natin sa kanyang transmission at sa body. Yan, dahan-dahan lang po ang pagkabit. Yan, malapit na pong mabuo. Yan po, bali titistingin muna natin na panda rin itong sasakyan bago natin na kumpletuhin yung pangharap. Temporary muna natin nilagyan ng tubig itong kanyang reservoir tank bago natin nilagay yung coolant pagka final na natin papanda rin yung mga guys. Yan po mga guys, tinandaran natin. Ayos naman yung kanyang andar. Bali temporary lang muna. Tapos pagka ano, didrain natin yung kanyang tubig, kasi tubig lang muna yung nilagay natin dito sa kanyang reservoir tank. Pagkatapos lalagyan natin ng coolant pagka kukumplituhin na natin yung harapan mga guys. Yan. Yan po, pagkatapos po natin napandar yung makina bago natin na kumplituhin yung pangharap niya para makompleto na siya, drainin muna natin yung tubig po sa kanyang coolant.
Kasi temporary muna yung tubig, nilagyan muna natin ng temporary na tubig dito sa kanyang reservoir, yan o, kung makikita nyo yung kalawang, yung paglinis natin kasi ng makina, saka yung, ano yan, langis saka gasolina, yung paglinis natin ng makina, yan na yon. Ngayon, drainin na natin, bago natin i-finalize na lalagyan ng ano, coolant, para maayos na po. At makompleto na itong harapan, saka magagamit na natin. Bali, ayos naman na po yan. Ayos na yung kanyang andar. Yan. Yan po yung ating gagawin para malinis po yung kanyang ano, yung loob ng makina bago natin lagyan ng coolant. Yan po mga guys, double checking itong ating ginawang pinalitan na cylinder head gasket. Yan, itong Chevrolet Spark. Bali, okay na siya. Na-root test na siya. Ngayon, inangat natin para makita natin kung may mga leaking sa ilalim. Pero okay naman siya. Yan po. Po, ayos na ayos yung kanyang andar. Bali, tahimik siya yung pinalitan natin ng cylinder head gasket. Okay naman yung ating timing. Bali, narutis na siya mga guys. Yan po, maraming maraming salamat sa patuloy niyong panunod ng aking mga videos at suporta sa aking YouTube channel. Subscribe mo na yung aking YouTube channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga susunod pang mga video ni upload mga guys. Maraming maraming salamat po. GM Autotech.